they can cite any of you in contempt. Opo, I'm under oath. You're under oath? Opo, and that you answer me, naisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya eh. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. Ito ang Istorya Pinas. Inilaglag si Alice Guo ng kanyang linyada na si Vice Mayor na acting mayor ngayon sa bayan ng Bambantarlac. Oh my God! Grabe to. Kasama sa resource person na ang acting mayor ng bayan ng Bamban na si Leonardo Anunciacion. At inilaglag niya si Alice Guo at ibinulgar niya na ito daw di umano ang nagpo-post ng ilegal na operasyon ng pogo sa sangguniang bayan ng Bamban. Upang mapubahan ito, agad namang dininay ni Alice Guo na hindi daw siya ang nagpo-post, ngunit hindi naman niya maamin na nagsisinungaling ang acting mayor ng Bamban na si Leonardo Anunciacion. Sino kaya sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling? Kung ang acting vice mayor, para saan ba ang pagdiin niya kay Alice Guo? Kung mayroong titistigo sa statement ni Vice Mayor Leonardo, ay siguradong mako-contempt si Alice Guo. Kadahilan ng pagsisinungaling nito, si Alice Guo at Cassandra Ong lang ang bukod-tanging elementary graduate, pero boss ng mga pogo at naging mayor pa. Si Alice Guo lang din ang palaging nakangiti kahit mabibigat ang mga kasong hinaharap. Nagbigay na ng warrant pa rin sa ang Pasig RTC. Yumanong kaso nito na certified human trafficking at Nobel ang kasong ito. Mabubulok na ba sa kulungan si Alice Guo? Kaya sabi pa ng mga dismayadong madlang netizen, kung mahirap kaya ang akusado, ganito rin kaya? Nakakaawa naman talaga tayong mga Pilipino. Kailan kaya mangyayari na lahat ng mapapalagay sa posisyon ay tunay na matino? Ang pigain ninyo dyan ay yung attorney Elmer Galicia, who signed Alice Guo sa affidavit, at yung name na Alan naka-charge down niya, kaya INC. Alice Guo was supported by Iglesia ni Cristo last election via black voting in Bambanería. Attorney Elmer Galicia and someone by the name Alan, also a member of Iglesia ni Cristo. Nakakalungkot pakinggan yung paulit-ulit na pagsisinungaling nila ni Alice Guo, at kung totoong mga undergraduate sila, talagang mas matalino pa sila sa mga nagtatanong. Dapat lahat yung mga lawyer din nila isama na sa kulungan. Pag naabsuelto pa yan si Alice, Cassandra, Roque, dahil sa bad money, wala na talaga ang Pilipinas. Tiba-tiba ang mga attorney at ibang tao na nasa likod nila. Next interpellator is Congressman Benny Abante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Hello, Cassie. Cassie and Alice. Hello. Oh, baka yan ako ng hopya. Oh. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Chinese ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako Filipino kumakain ng hopya? Ako po siguro Filipino. You have Filipino. Invoked the right of self-incrimination. Hindi pa ako kumakain pa ng hopya. Thank you ito, po. Ha? Ano? Magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal-legal. Hindi mo kailangan abogado mo. Kwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin, kung mayaman ba kayo, pamilya niyo, mayaman? Hindi naman po siguro na mayaman na mayaman. O, pero hindi kayo mahirap. Okay. Talagay natin, ikaw ay middle class. Eka nga, no? Opo. Ang magulang mo ay nagpunta ng Pilipinas kailan? Yung tatay ko po, hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo? Ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako, wala pong kasamang nanay. So hindi mo kilala yung nanay mo? Hindi po. Oo, yung tatay mo lang ang kilala mo. Yung tatay ko pong kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? Sa kanilang dalawa? Yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So, ang nanay mo, Filipino, siya ba ay natural born o naturalized Filipino? Hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, Mr. Chair, dito ka lumaki sa Pilipinas, di ba? Opo, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas? Doon sa birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac po. Pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw rin mag-decide when you get to be 18 years old kung Pilipino ka or Chinese, correct? I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Pilipino? Ever since po, alam ko po ako po isang Filipino po. So hindi ka nag-decide when you were 18
na ikaw ay gusto maging Pilipino? Your Honor, ever since po, alam ko po ako po isang Filipino po. Teka, ang nabanggit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo Pilipina eh, di ba? So, tama ba Mr. Chair na kinakailangan ang isang pinanganak ng Banyaga at ang nanay po ay Pilipino, automatic ba na siya ay Pilipino, Mr. Chair? Tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino, kung ang nanay mo ay Pilipino. Opo, natural born po pag nanay. Natural born po ang nanay. Kapag ang nanay ay Pilipino. Opo, Your Honor. So hindi kayo masyadong mayaman, pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. Ano mo si Rubilin, ano? Homeschool. Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Anong school? Si Teacher Rubilin po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Ibig mong sabihin, tinuruan ka ng ni Rubilin na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi. Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa akin. Ang alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa iyo ay teacher din at dapat merong official na lisensya mula sa school. Opo, Your Honor. Pinaliwanag po sa akin last time po sa Senate. Yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari po anong, sa amin. Saan nga galing school? Saan galing na school? Si Teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po ng school. Siya lang po yung nagturo po sa akin. Meron siyang pinanggalingan ng school, hindi pwedeng wala eh. Wala po, Your Honor. Hindi mo alam? Wala po. Pero kayo. Nagtapos ka ng high school? Hindi po, Your Honor. Hindi ka nagtapos ng high school? Hindi ka rin nakapag-college? Hindi po. Ay, pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate na elementary eh. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra? Hindi po ako nag-high school. Dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay drop out sa school, di ba? Opo. Sa Pilipinas? Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Hindi po ako nakapag-high school. Aba, pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, 24 years old, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga senador? Oo. At umaharap kayo dito sa Kongreso? Ay, hindi kami maaaring magalit sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Eh, kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam kung anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita at ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Mula bata po siguro po may nangyari pong white lies, pero ngayon araw po hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo, Your Honor. Kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school? Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace? Hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School? Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, mayroon po sila na alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't kaya care kung anong allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Opo, Your Honor. Doon ka lumaki? Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron?
Barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm? For biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong iimon sabihin for security purposes, hindi ka lumalabas ng farm? For biosecurity po. Ano yung biosecurity? Ano biosecurity po, para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Eh, hindi ka naman, bayo. Eh, paano magkakasakit yung mga baboy? Eh, kaya nga bayo, ibig sabihin para scientific yung approach nila. Oh, pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bayo, pinapaliwanag niya sa akin. Scientific approach. Ibig sabihin, si Kong Dan Fernandez, eh, medyo sympathetic sa'yo. Oo. Yan. Yeah. Ganun yun. Hindi, bayo eh. Di ba? So, hindi ka pinapalabas dahil may mga alaga kang baboy. Opo. Yun po yung business po. So, wala kang barkadang anuman sa Bantarlak? Your Honor, bata po, wala po. Wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan. Meron po, supplier ng mais. Supplier ng saan? Gamot. Taga saan? Taga Bamban din? Meron pong taga Bamban, meron din pong taga Concepcion, taga okay. Capas. Kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkada ng bata ka pa, paano ka naging mayor ng Bamban? Kasi alam mo, nung ako naging congressman, opo. Marami kong kaklase roon sa distrito ko eh. Opo. Oo, marami kong kaklase distrito ko. Wala akong masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Bakit? Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, binigay po niya sa akin yung line-up po niya, tsaka yung mga leaders po niya. Yung former mayor ang tumulong sa'yo. Opo. Anong pangalan po ng former mayor? Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano. Opo. Siya po yung barkada nyo, Ms. Alice. Opo, opo. Yung pong acting mayor ngayon, na vice mayor dati, siya po yung barkada nyo rin. Acting mayor po, na vice mayor po dati, siya po yeah. Yung ka-line up ko po. Barkada mo rin siya? Opo, kakilala. Andito siya, po. Mr. Chair, no? Opo. Yung pong acting mayor po ng Bamban Tarlac, sino po sila? Ano nga po? Ayan, kaya po. Oo. Ito po bang si Miss Alice Go, barkada nyo? Mr. Chair, bago po siya sumagot, hindi pa ata nakapag-oath si Mayor. Nakapag-oath na po ba kayo? Opo, Mr. Chair. Nakapag-oath na. Barkada niyo po ba si Ms. Alice? Naging kakilala ko po nung ako ay mayor 2001. Noong 2001, nakilala niyo? Sa paanong paraan niyo nakilala? Nagpunta po sa aking opisina nung ako ay mayor. Nag-apply po ng permit para sa kanyang piggery. Ano pong pangalan niyo? Leonardo Cruz Anunciacion. So, hindi po kayo ang nagpatakbo kay Ms. Alice bilang mayor? Hindi po. Yung dating mayor na Feliciano, bago siya naging mayor? Bago po kayo naging mayor? Bago po ako naging mayor. Kayo po yung naging mayor, correct? Opo, noong 2001 po. Nung bago kayo naging mayor, ang mayor po si Feliciano, correct? Hindi po. Sino po yung tinutukoy ni Ms. Alice na nagpatakbo sa kanya bilang mayor? Si John Feliciano po. Sino po siya? Naging mayor po siya, di ba? Opo, naging mayor siya po after me po. Ano po yun? After me po, siya po naging mayor. Pagkatapos po ninyo, naging mayor siya? Opo, si Mayor John Feliciano. Okay, since po kayo naging mayor, ano po pangalan niyo ulit, Mayor? Mayor Leonardo Cruz Anunciacion. Mayor Leonardo Cruz. But, since naging mayor po kayo dati, bakit po kayo tumakbo bilang vice mayor ni Ms. Alice? Kasi po, kinuha po ako ni dating mayor John Feliciano upang maging teammate ko po siya bilang mayor. Ano po yun? Kinuha po ako ni Mayor John Feliciano
para siya po ang magiging mayor ko. Bilang vice mayor po. Kinuha po kayo ni Mayor Feliciano para maging partner ko po siya. Partner ni Miss Alice bilang vice mayor ng Bamban. Opo. At si Alice po ang mayor. Opo, ganun po. Okay. Bakit po kayo pumayag? Naging mayor na po kayo eh. Bakit po kayo pumayag na maging running mate ni Miss Alice na vice mayor? Para yatang bumaba kayo ng ranggo. Di ba? Noong araw, vice mayor po kayo. Pagkatapos po, nagpahinga na kayo. Binaba niyo yung ranggo niyo. Naging vice mayor kayo ni Miss Alice. Bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ay, okay lang po. Kasi naging third termer po ako ng mayor. So, wala na po akong trabaho noon. So, kinuha po ako ni Mayor John Feliciano upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya ako naman po, pumayag ako dahil po marami po akong mga kakilala at marami po akong supporter. Kaya yung mga supporter ko po, ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice Goo. Pero hindi niyo po alam si Miss Alice Goo ay involved sa Pogo sa Bamban. Ay, hindi ko po alam. Hindi niyo alam? Your Honor, hindi ko po alam. Pero nung kayo'y kausap ko, I think, kayo'y nakausap ko na dito, di ba? Nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili. O, yun lang po. Na acting mayor. Ano po? Yes po. Tinanong ko kayo kung ano ang involvement niyo sa Pogo. Ang sabi niyo, wala, di ba? Pero alam niyo may Pogo. Alam ko. Alam niyo po yun, may Pogo. Niyo parang hindi pwede, hindi niyo alam eh. Ang Pogo po, alam ko po, isa illegal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko po yun eh. Kaya alam niyo rin. Ano po, hindi ba? Alam ko po yung Pogo is legal po. Alam niyo yung Pogo legal? Yes po. Sino po yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon, na nung po ako'y vice mayor, nag-apply po sila ng resolution para bigyan po namin ng resolution para po mag yung pong sungbang technology na binigyan namin po resolution. Yun po ang aming ginawa noon nung ako'y vice mayor. Nung kayo po'y vice mayor? Opo. Okay, hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang Pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa bayan? Ano po? Alam ko po, meron po lisensya sa PUBCOR. Sino po nabigay na lisensya? Alam ko po, yung PUBCOR po. Yung PUBCOR? Alam po namin meron. Pero alam, hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba? Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse? Yung mayor? Kami po ang sanggunian bayan. Ang sanggunian bayan. Okay. Siyempre, may bas-bas ng mayor. Siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request nung Pogo. Opo, para na sa... Nabigyan ng lisensya ng sanggunian bayan... At ang PUBCOR ang nagbigay na lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong Pogo sa Bamban. At siya ang nag-request na ang Pogong yan ay sang-ayunan ng sangguniang bayan. At kayo ang presiding officer ng sangguniang bayan. Opo, at bilang vice mayor po, in-endorse po ng, nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng siguro resolution. Siguro ho, walang binibigay yung Pogo sa sangguniang bayan, no? Hindi, huwag kayong tatawa sa akin. Alam ko po ang kalakaran sa LGU. Mayor, alam ko ho, huwag niyo po kaming gagawin tanga dito. Alam ko, ito naging mayor po ito eh. Oo. Kaya ang tanong ko lang sa inyo, ito, siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo meron eh. Bago niyo akong tatawanan. Hindi. Ang inaano ko lang siguro po, wala naman kayo natanggap sa Pogo ron na binigay niyo lisensya, ano? Ay, wala po. Ah, wala po. Salamat po at nagsasabi kayo ng totoo. Ha? So, Miss Alice,
Tama ba yung tama po ba yung sinasabi ni Mayor Orleo? Regarding naman po dun sa sinabi po ni Acting Mayor Anunciacion po, hindi po ako yung kausap po nila. Ano yun? Hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag-indulso ng Pogo at Sangguni ang Bayan. Yung Pogo po na Zone 1 po, nag-apply po ng resolution po sa kanila. Ang sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-indulso at Sangguni ang Bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. So, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Teka, hindi mo. Yes, oo, hindi. Nag-isinungaling po yung Acting Mayor. Ang sabi to, ha, ulitin ko sa inyo, ha. Ang sabi ng Acting Mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya, ha, ng PAGCOR at inendorso nyo sa Sangguni ang Bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Naka-teammate mo nung tumabok ang mayor. Nagisinungaling, oh, hindi. Your Honor, you're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath. Opo, and that you answer me, nagisinungaling ba yung Acting Mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung mayor. Nagisinungaling yung Acting Mayor. Teka, bakit ka umiiwas? Sabi mo hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagisinungaling yung Acting Mayor o hindi? Your Honor, hindi ko po alam ko. Oo, hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sayo mo, di ba? Ang sabi nung Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse, sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse, nag-isinungaling yung Acting Mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Huwag mong babaguhin itong... Ano ba naman? Sabihin mo lang yes or no. Yes or no lang. Ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Para kang yung sa budget hearing ng DepEd eh. Ha? Ulitin ko ang tanong ko, ha? Ang sabi ng Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nagsisinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nagsisinungaling. A member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut. Okay, sa lahat ng resource persons, you are reminded that bago po kayo magsalita, hintayin niyong i-recognize kayo ng chair. Okay? Chairman. Manag po yan. Yes, Congressman. Ano na reminder, Mr. Chairman, to Ms. Aka Alice Go. Ma'am, don't tell this committee or the members of this committee what to do. Kasi po, hindi pa ako dumating sa iyo, pero lahat mamaya, lahat pati kaso mo, and akala mo hindi kita ipapakontem? Papakontem kita dito. Kaya ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, let me ask lang, Mayor, Yes, sir. Mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alice Go endorse that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun eh. Kinausap po daw ni Mayor Alice Go
si Honorable Councilor Rene Rivera para po ma-agenda po itong sungwang technology po. Mr. Chair, ilan po, sinabi niya, sinabi daw, ginamit mo yung daw. Apo. Huwag mo lang sasabihin yung daw, alam mo eh, ikaw naman no. Apo, Mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Mr. Chair, ginagawa ko mintangan ni Acting Mayor dito hindi, eh. Hindi po sir, hindi po. Ha? Hindi po. Oo. Hindi po ako high school graduate, matalino Mayor. Ito eh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po yun, Mr. Chair. Sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko pong sabihin, Mr. Chair, na gusto kong malaman kung sino nagsinungaling sa inyo. Sapagkat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, ha, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official, ang totoo dito po, under oath po kayo. Opo. Oo. Sige po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayon. Sir, pwede pong pakiulit na... Ganito po. You mentioned about a certain councilor that will testify and corroborate your statement that it is Aka Alice Go that endorsed such document. Sinong councilor ngayon? Si Councilor Rene Rivera po. Oh, nandito ba siya ngayon? Wala po siya. Wala siya. But, Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not the mayor now is lying. It is Aka Alice Go is lying. So, may we invite Mr. Chairman the next hearing? Comsec, please take note. Yes. May I continue, Mr. Okay, Chair? Please proceed. Okay. So, ulitin ko yung tanong ha, yun lang ha. So, sino ang nagsisinungaling sa inyo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si Acting Mayor ang nagsisinungaling. Opo, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung Acting Mayor po ang nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting Mayor, ano po masasabi niyo diyan? Kasi po ganito yun. Sinungaling daw po kayo. Kasi po ganito po yun, Chair. Tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong sungbang technology po para susunod na session po na bigyan namin pong lono. Totoo po ba yun, Ms. Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yun. Hindi mo alam. Okay. Mr. Chair, can Acting Mayor, Acting Mayor, sino po ang nag-apply ng lisensya sa PAGCOR nung POGO? Alam nyo po ba? Dapat alam po yan ang sanggunian bayan. Hindi ko po alam. Siguro po pag dumating po si Rene Rivera po dito sa ating session sa susunod, siya po ang nakakaalam. Sige po. Mr. Chairman. Ms. Alice. Wait. Please kindly wrap up, Congressman Abante, so that we can follow the list of interpellators. However, any of the members may call the attention of the chair if they want to say anything related to what was being discussed. Of course, with the indulgence of the member who has the floor. No? So, yeah, may I continue, Mr. Chair? Please proceed, and then later we will recognize Congressman Franz. Okay. Ang binabanggit mo, Ms. Goo, kayo ay Pilipina. Pero bakit sa lahat ng nakita kong korporasyon, kung saan kayo ay kasama, puro mga Chinese ang kasama nyo? Bakit po? Wala ba kayong tiwala sa Pilipino? May Filipino naman po kasama po, Your Honor. Puro Chinese yung kasama mo ron eh.
may Pilipino ron sa korporasyon sapagkat kailangan may 60% na take ang mga Pilipino ron sa korporasyon. Pero nakikita ko, puro Chinese ang kasama mo. Bakit? Wala ka bang tiwala sa Pilipino? Malaki po tiwala ko po sa Filipino. May mga Filipino naman po na kasama po sa corporation po. Wala, kinakailangan makita mo uli. Nakikita ko puro mga may iksi ang apelyido eh. Kayo naman, no? Magaling kayong magsanungaling. Ito po bang nasa China Bank na ito? Ano yung ngayon figure dito? Pirma nyo to? Pirma nyo po ba ito? Sa China Bank. Ito ba'y pirma nyo? Secretariat, can you please show the document and kindly wrap up Congressman Abante. Thank you. Importante lang po ito. Ito. Paki-identify lang kung pirma nyo. Huwag nyo nang tanongin ng abogado nyo. Sabihin nyo lang, kumpirma nyo. Your Honor, regarding po kasi sa bank transactions po, since I have unblocked cases po, I invoke my right against self-incrimination po. Hindi. Pwede mo lang ang tinatanong ko eh. Kasama ba yon sa kaso mo? Your Honor, meron po kasing bank documents po and meron po kasi akong unblocked cases po. Okay. Itong next, pirma mo ba to? Itong check dito, paki-eto nga kung pirma niya. Sabihin niyo lang pirma niyo eh. Oo, kumpirma niyo lang. Mr. Chair, I'm so sorry po. Since related po sa Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Sorry po talaga. Meron pa kayong biniling property sa Alphaland, Baguio? Your Honor, wala po. 2021? Hindi po natuloy. Hindi natuloy. Pinangalan nyo sa isang nagngangalang Ann Jaime. Totoo hindi? Hindi po natuloy. Totoo ba hindi na pinangalan mo sa isang nagngangalang Ann Jaime? Pwede natuloy yung hindi, pero pinangalan mo sa nangangalang Ann Jaime. Hindi po. Pagkatapos po niyan, the Alphaland Management agreed to have the property of Alice Goo transferred from her name to the corporation. Yung pang ginawa niyo, inaprobahan po ito ng chairman, ng assistant vice chairman. Your Honor, anong pong corporation po? Hindi, sa'yo. Property mo eh. Opo, pero anong pong corporation Alphaland. Po? Alphaland. Opo, pero from, anong pong name po, Your Honor? Alphaland po, hindi po natuloy. Bago ko magbigay yung pangalan, sabihin muna sa akin kung may property ka doon. Hindi po natuloy po yung property po, Your Honor. Pero nagbayad ka ng down payment. Opo, may down payment po ako binayaran. Hindi lang po natuloy. At cheque ang binayad mo. Opo. Okay. Mayroon akong copy ng cheque dito. Pakitingin nga kung ito pirma mo. Ito ang pirma mo. Kasi kung iyong ani namin na ito'y binayaran mo ng 23,800 pesos. Yun po yung cheque nyo. Totoo ba hindi? Your Honor, about po sa bank transactions po. Hindi nakasama sa case mo ito eh. Opo, pero may unlock case po kasi final hindi po sa akin. Hindi kasama sa case mo ito. Opo, pero isasama natin pagkatapos. Opo, pero lahat po kasi teka, ng muna, bank transactions po sinama hindi, po nila. Hindi pa kasama ito. Ngayon lang ito eh, hindi pa kasama ito. Kaya hindi ko pwedeng sabihin right to self-incrimination. Your Honor, kahit tanungin mo sa abogado mo, hindi pa kasama sa kaso mo ito eh. Your Honor, lahat po ng banks ko po. Nagbayad ka ba ng down payment sa Alphaland na ang pangalan Alphaland Baguio Mountain Log Homer Incorporated na 23,800,000?
Your Honor, lahat po kasi ng personal banks ko po ay may kaso po ako ng AMLA. Hindi pa nga kasama ito sa AMLA. Kasama po. Isasama lahat pa lang natin. Oo. Ito, pakita niyo nga yung pirma. Hindi pa kasama ito eh. Kaya pwede mo akong sagutin dito. Ikaw naman, no. Your Honor, yung lahat po kasi ng banks po, sinama po ng AMLAC. Kaya I invoke my right against self-incrimination. Your Honor, andyan ba yung AMLAC? I would like to find out, Mr. Chair, kasama ba itong kanyang down payment sa Alpha Land Baguio Mountain na 23,800,000? Is this included in your AMLA investigation and cases that you have filed against Ms. Alice Goo? Is this included? Not yet. Magandang hapon po, Your Honor. Yes. With respect to the bank accounts, we have filed a money laundering complaint, Your Honor. And the bank accounts mentioned therein, I can disclose the same. But I am not sure which bank Your Honor is referring can to. Can I show you the check? And please tell me if this is included in your AMLA investigation and included in the case against Ms. Alice Goo. Hindi, baka yung bank account eh. Kasi meron tayong bank account na certain transaction. BDO 803. Before the, let me acknowledge the presence of Congressman Roberto Pingping Uy. Congressman Lordan Suan. Hindi, pero yung account number kasama. Sir, sir? Mr. Chairman? Sir, if I may. That check refers to BDO account number 57-4801-8003, Your Honor. And we have filed a money laundering complaint against Ms. Alice Goo, but the money laundering complaint pertains to the payment to the Tarelco, Your Honor. Yeah, but this, as regards therefore, the, this is not included. Not yet, Your Honor. Okay, yon. Hindi pa included eh. Kaya hindi pa to kasama sa kaso. And I would like to refer this now to AMLAC, na isama, kasi gusto ni Ms. Alice Goo isama eh. Okay? Ito ba, ang tinatanong ko, ito ba'y pirma nyo? Pirma nyo ba ito? Your Honor, sinabi mo na ito, cheque mo. Sinabi mo na ikaw nagbayad ng down payment. Ito, nakalagay yung cheque, Alice Leal Goo, BDO, Tarlac Concepcion Branch. Your Honor, can I consult my lawyer po? Thank you po. Oh, sorry. Sige. Your Honor, please allow me to explain. Since isasama nyo na nga daw po siya kaso. Hindi pa nga kasama. Ikaw naman, no? Kaya tinatanong kita ngayon. Tinatanong kita ngayon, hindi pa kasama eh. Ha? Hindi pa kasama. Tinatanong ko lang sa'yo kung ito ay pirma mo. Yun lang. Opo, Your Honor, ang explain po sa akin ng lawyer, ang right ko daw po ay I have right to refuse to answer po dahil pagka sinama na daw po yan, sa susunod po, it might incriminate myself po. Well, ibig sabihin, well anyway, Mr. Chair,
kahit na hindi i-identify, sinabi na niya man dito na cheque niya ito eh. Sinabi niya, nakalagay po Alice Leal Goo. Sinabi niya to na cheque mo to at binayad mo ito. So, right now, Mr. Chair, I would like the AMLAC to get this evidence and to include this in your investigation and the charges filed against Ms. Alice Goo. Mr. Chair. AMLAC? Yes, sir, we'll do po. We'll include that in our investigation and that's highly appreciated, sir. And please also find out if the transaction between Alpha Land has been finished, no? I've been fulfilled, Mr. Chair. Yes, Your Honor, we will look into whether that contract has been consummated, Your Honor. Isa lang pong tanong, Mr. Chair. Ilang beses kayong nagkita at nagkausap ni Ms. Cassandra Ong, Ms. Alice? Your Honor, hindi ko po maalala yung exact number po kung ilang beses po kami nagkita po. Tatlong beses ba? Apat more beses? Than naman po. More than. Apo, more tatlo, than apat na beses. More than three, four. More than three to four times. Nagkita kayo at nagkausap. Apo. Okay. Nabanggit mo, Ms. Cassie, na nagkita kayo unang-una sa Malaysia at di pa kayo nakikita kahit kailan. Mr. Chair, wala po akong binabanggit na gano'n. Ang sabi ko po noong time na yon is nagkita po kami sa Malaysia. Nabanggit mo din na hindi mo masyadong kilala si Ms. Alice Goo. Ang sabi ko po is kakilala ko po pero hindi ko po kaklose po, Mr. Chair. Okay, kakilala mo pero hindi mo kaklose. Opo. Pero nagkita kayo more than four times. Yes. Pero po. Hindi kayo close. Ms. Goo, kayo po ba'y nagpunta ng Malaysia, dumaan kayo sa regular na flight? Your Honor, regarding that question po, I invoke my right against self-incrimination sa final po ng immigration po. Sorry po talaga. So, nag-file na ng immigration sa inyo? Opo. So, hindi mo pwedeng sabihin sa amin kung ikayo ay sumakay sa eroplano o nagbangka kayo puntang Malaysia. Tulad ng ginawa right ni Sheila. I invoke my right against self-incrimination. Okay. Nagkita po kayo ni Cassie doon sa Singapore, correct? Malaysia po. Sa Singapore, hindi na? Singapore, kung di pa ako nagkakamali, once. So, nakita po kayo sa Singapore, correct? Once po. Once. Noong Singapore, ay kasama niyo si Sheila, si Wesley, at si Cassie, at yung siyang nag-arrange ng hotel para sa inyo. Yung siyang po, hindi ko po nakita po. Okay. Now, sinabi ni Kyle sa akin na wala kayong pinag-usapan. Hindi ba kayo nag-meeting doon sa Singapore? Nakakapagtaka naman na nakita kayo roon, hindi kayo nag-meeting. Hindi. Anyway, Mr. Chair, yun lang po ang aking tatanong. Maraming salamat po.